What's up mga ka-utol? It's me, your Utol Jen. And for today's video po, andito tayo ngayon sa Padre Paura. And ngayon, dito meron tayo isang tao na interview din. And ito yung official drink sa mga nakilala rin sa YouTube dahil sa mga nabumuhulaan niya. Nakapulisa ko, natatakbo sa taong 2022. And yun po, and sana may papulot kayo ng kaalaman o aral sa mga interview dito sa Padre Paura. Kailangan po maraming salamat po. Please don't forget to like, share, and subscribe po ang ating sa ating YouTube channel. Magtatanong po kami tayo kung sino kaya ang magiging presidente ng ating bansa? Tingin ko kasi dyan, siyempre, parang nakakalamang na yung si Mayor Isko. Nakakalamang siya. Kasi nga, nandoon na yung zodiac sign niya, nandoon na yung year number niya, nandoon pa yung buong birthday niya, rolling planet niya, nandoon din. So, ibig sabihin, kapag ang eleksyon ay yung pag-cast ng balot ay May 9, 10, 11, panalo na siya. Panalo na talaga si Isko. Ayun, so yun yung narinig natin mismo kay tatay. So, tay, sino po kaya ang magiging katandem niya, tay? Ang mananalo? Karapat-dapat. Karapat-dapat po. Tingin ko sa gusto natin sa hindi, Senate President eh. Opo. Yun ang magiging parang vice. Okay po. Kasi yung katulad ng mga vice din dyan, katulad ni Sir Willy Ong, hindi mga lahati. Hindi mga lahati. Hindi. Tapos si Madam Sara. Hindi rin. Wala po rin. Siguradong matatalo sa niya, no? May Senate President. Yan ang putay. Ayan kayo, baka may katanungan kayo kay tatay. Hindi naman sa kabilang BBM. Tingin ko kasi bago dumating yung year 2000 mula na yung December hanggang January, tuloy-tuloy na masira yun sa paninira ng kapwa niya. Pero ganun pa man, tuloy pa rin. Pagdating ng counting na, ibig sabihin, mangunguna pa kasi sa unang bahagi ng pagbilang. Maabutan siya ni Manila Mayo. Ito naman Sir Gino, ito naman po sa mga nakaraan, napanood namin sa isang unang video mo yung parang nag-aaway na. Ayan. Parang nagkakatotoo parang nagkakatotoo ang yung sinabi na nakaraan na parang nag-aaway. Oo. Yung pag-aaway na yun, hindi maganda. Magiging magulo-gulo nga yung eleksyon na yan. Magiging magulo, tapos isasama pa ni Presidente yung mga sundalo sa gira. Isasama niya yan sa mga panahon ng December na yun. So, tayo, bali yun po yung magiging way ni Yorme para manalo. Parang ganon. Kasi kasi ka talagang gusto yun ng tao yan kapag nasa itablaro na, kapag nasasalita na talaga, kapag nasasalita na sa public yan, gugustuhin nila, kapag chichense yung damdamin nila. Yun. Kasi, ang mahirap kasi dyan, itong mga ito, nag-aaway sila pang personal. Samantalang ito si Isko, hindi. Kaya yun ang maging problema nila. Yung pag-aaway-aaway nila, self-interest yun eh. Samantalang ngayon sa kanya, ang gusto niya mangyari, yung magsiservisyo siya. Alang-alang doon sa kakayahan niya, parang ganun. Samantalang yung iba, aaway sila ng aaway, gantihan sa mga pangyayari nung nakaraan na, yun ang magiging problema. Tay, okay lang po ba na magkwento kayo yung mga simula noon hanggang ngayon, yung mga nagawa ni Yorme, yung mga ganun, okay lang po ba na ikwento nyo, tay?
hindi ko masyadong alam yung mga nagawa niya dati. Hindi ko na-prepare yun eh. Pero yung umabansa kay Erap, yun yung inaano ko yun. Kasi sinabihan pa nga niya ako dati yung si Erap, pang-president siya po lang kanyang budget. Kaya mahirap kalaban. Pero sabi ko, fire element yan si Erap. Ikaw water element ka. Tatalo niya. Pati si Mirlin, tatalo niya. Kasi nga, puro fire element yun, water element siya. So, yun sila natalo doon sa element ng tao. Sa tingin mo tayo, magiging epektibong presidente ba ang ating alkalde? Si Mirlin, palagay ko medyo okay. Okay talaga. hindi naman ako one-sided ah. Pero ganito man, alam ko okay siya. Pero sino pong iboboto nyo tayo si Yorme? Kasi ang nagpa-aral sa akin noong panahon na nag-aaral pa kami, yung pamilya ni ni BBM. Kasi okay. Mga eskolar kami ng Panamin eh. Ah, talaga? O, sila yung nagpa-aral sa amin na libre. Pero mahirap kasi yun kasi kung ano yung nakita ko, yun talaga yung ano eh. Mm-hmm. Parang hindi pwedeng i-deny, no, tayo. Oo, oh. Mahirap naman kung patas lang, no, tayo, no, patas. Ang laki kasi ng utang na loob namin kay Marcos, di ba? Kasi sila yung Panamin, kaya nagkapag-aaral kami. Okay. Pero ang totoo, wala tayong magagawa. Yan ang dikta ng heaven eh. Okay. Na si Yorme talaga ang upo. Yorme talaga tayo. Ibig sabihin, met in heaven yun, met on earth. Ganun eh. Katuwa ni Duterte dati, sinabihan nga ako ni Marujas dati. Wala naman pera yan eh. Naghahambugang-bug lang yun. Sabi ko, huwag mong underestimate yun. Yung Yorme, wala yun. Wala pera yun. Sabi, tingnan mo kung anong nangyari. Ano? Sabi ko yung mayor ng Davao, mananalo yun. Sabi niya, hindi iniintindi yun. Hindi iniintindi yun. Ayun, tatay. Araw-araw ko kayo dito, tay? Oo, wala pa akong absent sa 27 years. Wow, walang tagal. Late, 5 to 2:30 p.m. Grabe, tay, ang tagal niyo na dito, 27 years. Marami din lumalapit sa inyo dito, sir. Marami, kahit lingo nga kanina eh, siyam sila eh, siyam. Tapos ang isa, nag-dip-dip na ako. Pwede ka napunta ba sa dito? Akala namin si Kunga, nakapiyos ka ba? Dito, tapos kapag Monday to Friday doon, no, dyan sa dito. Pati napanood po kita kay Sir Boy, siya. Siya yung nagpasikat sa akin eh. Katulad kay Dilima kasi, sabi niya, si Dilima tatakbo ng sinatot. Sabi ko mananalo yun pang 12. Pero kapag nanalo siya, makukulong siya. Ah, gano'n. Sinabi ko, kaya galit sa akin si Dilima eh, nanalo siya sa akin. Ba't naman, ikaw talaga, nag-aral ka, di ba? Sabi sa akin. Bakit hindi mo pa alam yung senator, may immunity? Opo. Malakas yung immunity ng senator, paano makukulong yun? Sabi ni Boy sa akin, Chino, baka madelikado ka dyan kay Dilima eh. Pero tingnan mo, totoo yun kapag sinabi ng kapalaran mo. Alam mo naman, isinilang tayo, gagalaw tayo, mamamatay tayo. Okay. Destiny. Ibig sabihin, kapalaran yung masusunod. Kahit ano ka pa, mamamatay ka pa rin, kaya mawawala ka. Ganun. Ilang taon na po kayo, tay? 1967 ako isinilang. 53. Okay, so ano mga masasabi mo kay Yorme kaya, sir? Wala akong masabi kasi magaling siya magbigay ng salita niya. Okay siya. Mahusay siya eh. Napakahusay niya. Unang-una, yung hinawakan ko sa kanya, yung salita niya na kahit na sino, maging kaaway man, maaway sa kanya, okay lang, bibigyan pa niya ng position kung siya nanalo. Ganon. Very good yun, ganon. Parang tingin ko okay yun. Kasi tatawa, gano'n naman ako.
sinisalisin, sunod-sunod na tawag sa akin ng mga ano yun. Sunod-sunod na tawag sa akin, nakahiga na nga ako sa bahay namin. Ano yung ganyan-ganyan? Sabi ko, ano lang yun kasi yun yung nakita ko eh, wala akong magawa eh. Kasi sinabi mo naman po yung totoo, di ba? Oo, yun ang naman nakita natin. Eh. Nakita na sa video. Unang-una, nag-iisa lang ako. Eh, kung hindi ko ganda yung may kalukuhan, di ba? Okay. Pagdating ng bandang uli, malalaman natin yung katotohanan. Yun pa rin yun. Yes. So, may mga tanong lang ako tayo. Ano marami ding mga politikong nagpapahulas? Naku, napakadami. Mula sa Batanes hanggang Mindanao, hanggang sa Bacolod, hanggang sa Iloilo, ganun. Ang dami. Oh. Ang dami ngayon mga mayor na ano pumunta dito. Ngayon mga mayor. Yung bagong dumating dito na mayor galing sa Dawin sa Bacolod, sa Dumaguete yung Friday. Yun. Ah, yun ito naman tayo yung year na natao si Yome. Parang nakita ko kasi sa unang video mo na parang may sinusod ko pa doon. Oo, oh, yung 1974. 1974, ito tinatawag ko na water year. Ngayon, ang sunod na taon ay water tiger. Water tiger. Paano mo patatalunin yun? Ikaw, water tiger. Water tiger yun, oh. Oh. Lucky 3 yung year na yun. Lucky 3. Oo. Ibig sabihin, kung titingnan mo yung 1974, lucky 3 yung sa birthday ni Reno Reno, October 24, 6. Ibig sabihin, yung laban nila sa May, year 2022, ay 6. Tapos Venus time yun. Venus time ay 6. So ibig sabihin, kanya, lucky number 1 siya, siya yung mananalo. Talo ninyo, kapag naka Lucky 1 ka eh. Lumaban ka ngayon, Lucky 1 ka. Katulad ng sinasabi ko kay Pacquiao, yun, yung laban niya kay Ogas, yung kalaban niya sana sa August 21, huwag mo labanan yan dahil hindi ka mananalo dyan. Dahil wala kang number sa August 21, year 2021. Wala kang number. So, kalimutan mo muna lumaban dyan. Oo, ganun. Pero lumaban ba siya tayo or hindi? Hindi pa natalo? Ayun, natalo siya, yun. Oh. Ah, okay. Ganyan siya, no? Kapag wala kang number, huwag mo nang gawin yun. Dahil siguradong sisimplang yung araw mo, di ba? Ayan, ito po si, ano nga pangalan mo ulit? Marco Geno Ginintuan. Marco Geno Ginintuan. Ayan, so yun mga kababayan, kung gusto nyo magpahula dito kay Sir, natalang kayo.